Pero yung una ginawa mo, may pa-off. Tapos one more minute later. Tapos yung ito na nung tunay. Okay! Hiyo malalim! Welcome to my channel. Magayon, ano ba sabihin ko? Yun na nga! Bahala na! Kung anong lumabas. Hello guys! Andito po ulit ako. Ngayong araw pong ito ay magluluto ako ngayon ng pork longanisa. Gagawa po ng pork longanisa. Ang ating pong mga sangkap o ingredients ay ang brown pork, ang garlic, sugar, brown sugar, kailangan din po natin ng soy sauce, ng asin, black, ground pepper, and Sprite. Ito po ay nakakatulong din para magpalambot or maging juicy ang ating longanisa. Moments later. So, kailangan lang po natin paghahalo-haloin natin kung pera ng mixing bowl. So, sasandalin. Yan. Ito pong recipe na ito ay tinuro sa akin ng aking first cousin na taga-Occidental Mindoro. Nag-negosyo rin po kami nung ako nasa Pinas pa. Ito po, tingin mo lang pag-iwahibulayin yung ating pork, ground pork. Kaya po ako gumawa ngayon, eh, nandito yung anak ko. Isa po ito sa kanyang paborito na ulam. Ang aking longanisa. Gusto ko po kamay eh, kaya lang ito na lang, pwede naman. Lagay na po natin ang garlic, marami pong garlic para masarap siya. Ang sabi nga po ay garlic longanisa, baka pinaka flavor po niya. Next po ay ang toyo. Salt. Tapos po ang black pepper. Pati muna, mamaya ulit. And the brown sugar. Ito po ay depende sa inyong gusto sa panlasa. Kung gusto po ninyo ay medyo matamis, edi dagdagan na lang po ninyo. Ang aking pong nilagay dito na sugar ay 2 tablespoon. Tapos pag na-mix na siya, ilagay natin maya-maya ang Sprite. Ganyan lang po kadali ang gumawa ng longanisa. Mix-mix lang siya. Tapos tapos kalagyan na po natin siya ng Sprite. Sabi po, nakakatulong para lumambot. Hindi naman po natin lalahat. Kalahati lang siguro. Para malaman natin yung nagiging lasa niya, kukuha po tayo ng konti para i-ating ipa-fry para ating matikman kung ang lasa nito ay okay na. Kung kulang man po, dagdagan natin kung
kulang sa tamis. So, dagdagan natin ng sugar. Bango. A few moments later. Okay guys, I'm back. Nakalimutan ko pong sabihin nga pala, ang ginagawa ko pong longganisa ay skinless longganisa, kasi mahirap po dito maghanap ng mga bituka ng baboy. So ang ginawa ko na lang po na pambalot ay wax paper. Ito na po pala, hinanta ko na, kinat ko na kanina. Ito po ang gagamitin kong pambalot. So, mag-umpisa na po ako ngayon magbalot ng longganisa. At ito nga pala po ay nung makapag-test ako ng kanina, medyo para po sa akin, kulang po ng konting tamis. Pero dun naman po sa ayaw na masyadong matamis, okay lang po yung ibinigay ko measurement. At kung kulang man po sa panlasa ninyo ang alat o tamis, dagdagan na lang po ninyo. Pero sa akin po, nagkulang lang po ng konting lasa. Ganito lang po yung balot. Iko-close lang ninyo yung dalawang dulo. Yan. At ang laki po ay depende po sa inyong gustong laki at haba. Tuloy-tuloy lang po ang pagbabalot. Hindi ko na po pinakamay. Nasanay na po ako na laging nakatinidor kahit pag gumawa ako ng egg roll. Gusto niyo yung medyo mataba ay dagdagan po ninyo ang laman. Ganyan na po, tupi. Then, iro-roll. Fold yun, dulo. Pagkatapos po, kung ano, ipipreserve po natin. At pag lulutuin na po, tatanggalin natin yung papel, yung cut-ripe or wax paper. Yun. Tapos, pagka po lulutuin na po, ipiprito, maglalagay po tayo ng konting tubig para sure na luto talaga yung karne, yung meat niya. Mantawa. Ayan. Babalot lang po ako ng ilan para pang-ulam namin. Hindi pa po kami nagla-lunch. At kami ay lulutuin ko rin po ito after na mabalot. Pinakita ko lang po ang pagbabalot ko ito sa inyo para ito po sa hindi nakakaalam or siyempre ito naman po yung madaling gawin. Pwede rin po ninyong balutin doon sa plastic. Plastic wrapper ba yun? Pwede rin yun po. Pwede rin ninyong gawin itong negosyo. Wala kayong yung kikitain dito kung ibebenta ninyo. Try muna nyo sa inyong sarili. Pag nagustuhan ninyo, igawin na yung negosyo. Ayan. Sige po guys. Punta nyo na lang po. Nagluluto na ako. So, hindi ko po ito kaya tapusin ngayon. Much later. Guys, ito nga pala. Nagluluto ako. Ito, pakita ko sa inyo. Hindi ko na ito pinreserve. Kasi nga, hindi pa, sabi ko nga, hindi pa kami kumakain. Kaya, nagluluto na ako. Yung ginawa ko, ito. Madali lang siya tanggalin. Kahit hindi pa siya frozen, ano na siya, buo na siya, nakadikit na. Kaya, ganyan lang ninyo. Andahan. Yun. Buo na rin po. May nauna na ako na nilagay kanina.
Ayan. Ito po ito. Tanggalin ulitin nyo yun. I-open. Ayan. Para makita lang nyo mga pagluluto. Tapos po, hindi ko na siya nilagyan ng tubig. Kasi nga po, direkta na siya sa mantika. Sa cooking oil. Kasi nga po, hindi pa siya frozen. So, malambot pa yung kanyang meat. So, hindi na po kailangan lagyan ng tubig. Maluluto na rin agad siya. Yan, buo po siya. Kahit hindi siya naka-freezer. Yung lang pong mga matitira, na hindi agad din yung makakain, ilalagay niya lang po niyo sa freezer. Para safe siya. Kahit siya makatagal, mga hanggang 2 weeks, pwede po siya na tumagal sa freezer. Pero kung lagi naman siya yung ayuulap, di baka mga 2 days lang, ubos na. Kami mahilig po dito, lalo na ako. Yung anak ko, mahilig siya dito sa longanisa. Bihira siyang kumain eh. Mapili. Ayun. Kaya, naisipan ko po na gumawa ngayon ng longanisa na skinless. Ayun. So, mamaya po ulit, ipakikita ko na po sa inyo ang aking finished product. Bago po ay luto na. So, sige po, mamaya na po ulit!